Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang sawayin siya dahil sinasabi ng mga tao na siya'y nasisiraan ng bait. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Sinasapian siya ni Beelzebul. Nakakapagpalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Sabi niya, paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, hindi magtatagal mawawasak ang kahariang yun. Kapag naglaban-laban naman ang mga magkakasambahay, hindi rin magtatagal ang sambahayang yun. Gayun din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabahabahagi ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Subalit hindi maaaring pasukin at pagnakawan ng bahay ng isang taong malakas malibang gapusin muna siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito. Maaaring patawarin ng tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sino mang lumabastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat ito ay walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at pinapatawag siya. Nang oras na yon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siyang aking ina at mga kapatid.